Kumusta mga brad? Ito ng part 2 ng video natin patungkol sa pag-hack ng North Korea sa kumpanyang Sony Pictures bilang ganti sa ginawang movie nito na The Interview, na kung saan ang Sony Pictures ang distributor ng film na to. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! December 8, 2014, muling nagpadala ng email ang grupo ng mga hacker sa Sony. Ito ay patungkol na sa pagkundina sa pelikulang The Interview. Sabi rito, "We are the GOP, working all over the world. Message to Sony, we have already given our clear demand to the management team of Sony. However, they have refused to accept. Stop immediately showing the movie of terrorism which can break the regional peace and cause the war. You, Sony, and FBI cannot find us. We are perfect as much. The destiny of Sony is totally up to the wise reaction and measure of Sony, their privacy." Mula December 9 hanggang December 11, 2014, inilabas ng mga hacker online ang buong nilalaman ng usapan sa inbox ng email ni na Amy Pascal at Steve Mosco, mga usapan related sa business at maging personal matters. May mga usapan pa rito patungkol sa mga panlalait ni Amy Pascal sa ilang aktor at payag laban sa dating US President noon na si Barack Obama. December 12, 2014, nag-public apology si Amy Pascal at ibang kausap nito sa email. December 13, 2014, ang grupo ng mga hacker ay muling naglabas ng payag sa Sony. Sabi rito, "We are preparing you a Christmas gift. The gift will be larger quantities of data and it will be more interesting. The gift will be more interesting. The gift will surely give you much more pleasure and put Sony Pictures into the worst state." December 16, 2014, naglabas muli ng payag ang grupo ng mga hacker. At ito ang first time na binanggit ng grupo ang pelikulang The Interview. Dito, nagbanta ang grupo ng mga hacker na sa araw ng premiere ng pelikulang The Interview, mababalutan ang araw na ito ng kapigatian at takot katulad ng nangyari sa September 11 attack. Ito ang kanilang payag. "By GOP notice, we have already promised a Christmas gift to you. Warning, we will clearly show it to you at the very time and places the interview be shown, including the premiere. How bitter fate those who seek fun in terror should be doomed to. The world will be full of fear. Remember the 11th of September 2001. Whatever comes in the coming days is called by the greed of Sony Pictures Entertainment. All the world will denounce the Sony." Dahil sa bantang ito, pinull out ng Sony ang paglabas ng pelikulang The Interview sa mga sinehan. Kinansel ang araw ng release nito sa darating na Pasko. Inalis na rin nila lahat ng mga advertisement ng pelikula sa mga billboard sa buong bansa. Maging ang lahat ng TV promotion nito ay binan na. December 19, 2014, ang grupo ng mga hacker ay kinontak muli ang Sony via email. Sinabi nila na ang pag-pull out nila ng pelikulang The Interview ay isang matalinong hakbang. Ngunit ang nais talaga nila ay tuluyan na itong mabura, maging sa mga DVD, websites, o kahit trailer nito. Payag nila, "Now, we want you never let the movie released, distributed, or leaked in any form of, for instance, DVD or piracy. And we want everything related to the movie, including its trailers as well as its full version down from any website hosting them immediately." Nang araw ding yun, naglabas ang FBI ng statement na ang nasa likod ng pang-hack ng Sony ay walang iba kundi ang North Korea. December 21, 2014, naglabas ng payag ang North Korea na ang administrasyong Obama ang nasa likod ng pag-produce ng kontrobersyal na pelikula. December 22, 2014, ang internet sa North Korea ay nawala ng 10 oras. Baka magtaka kayo, bakit may internet sa North Korea? Alam naman natin na bawal ito. Oo,
Bawal nga ito sa ordinaryong mamamayan. Kahit nga matataas na official, bawal din, wala silang access. Tanging ang internet ay allowed syempre sa mga authorized official lang na related sa trabaho nito, especially sa special cyber group ng bansa. December 23, 2014, ang CEO ng Sony na si Michael Linton ay naglabas ng taliwas na payag patungkol sa pag-release ng film. Sabi niya, hindi nila ititigil ang paglabas ng pelikulang The Interview sa mga sinehan. Ito ang payag niya. "We have never given up the releasing of The Interview and we're excited our movie will be in a number of theaters on Christmas Day. At the same time, we are continuing our efforts to secure more platforms and more theaters so that this movie reaches the largest possible audience." December 25, 2014, tuluyan nang inilabas ang pelikulang The Interview sa lahat ng sinehan sa US. Dinumog ito ng maraming tao at wala namang trehedyang nangyari ng unang araw na ipalabas ito. Kumita ito ng $18 million sa pamamagitan ng digital downloads. 2 months later, February 2015, si Amy Pascal ay bumaba na sa pwesto bilang co-chairman ng Sony Pictures. Binanggit niya na ang nangyaring cyber attack ang dahilan ng kanyang pag-alis. Nang buwan ding yun, naglabas ng $15 million budget ang Sony Pictures para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa cyber attack sa kumpanya. Pagkaraan ng 4 na taong investigasyon, taong 2018, ang FBI ay naglabas ng 200-page affidavit na nagtutukoy sa kung papaano ginawa ng grupo ang pag-hack at mga ebidensya na nag-uugnay sa North Korea. Isa sa ginawang paraan ng pag-hack sa Sony ay ang phishing. Ito ay pag-send ng email sa mga executives o empleyado ng kumpanya. Ang email ay mukhang normal lang, pero meron itong link na kapag binuksan mo, dito automatic na mag-i-install ang malware na magiging daan para mapasok ng hacker ang system ng kumpanya. Kusang ida-download nito lahat ng data sa system at isi-send sa isang email address na hard-coded patungo sa software. Parang nangyari sa pang-hack ng North Korea sa Bangladesh Bank kung napanood niyo yung video ko tungkol dyan. Ayon sa FBI, September pa lang ng 2014, marami nang natatanggap na phishing email ang mga executives ng Sony Pictures. Iba-ibang phone nito, iba't iba ang email address. Pero natukoy na karamihan sa email nito ay nakaregister sa isang pangalan na Kim Yeon-woo. Dito, nakita rin ng FBI na ang mga accounts na ito ay nasa iisang grupo lang ng IP address at ang IP address na ito ay naka-assign sa isang kumpanya na matatagpuan sa North Korea. At isa sa nilink dito ay si Park Jin-hyuk na isang North Korean citizen at nagtatrabaho bilang programmer sa kumpanyang Chosun Expo. Pero ayon sa FBI, ito ay pang front lang nila na company. Pero ang mga empleyado nito ay kabilang sa grupong Lab 110, isang North Korean government hacking organization. Alam nyo ba na ang mga hackers na umatake dito sa Sony Pictures ay sila rin ang umatake sa Bangladesh Bank? Kung naalala nyo yung video ko tungkol dyan, na ginawang daan pa ang RCBC Bank sa Pilipinas para mailusot palabas ang pera. Paano nalaman na iisa lang ang hacker dito? Dahil ang email address na nagpadala ng malware link sa Sony, parehas lang din ng email address sa ginawang pang-hack sa Bangladesh Bank. At ang IP address na pinagmulan ng mga email na yon ay mula sa IP address ng North Korea. Kung mapapansin, napakalaki talaga ng galit ng North Korea sa Sony Pictures. Syempre napakalaking insulto nga naman sa supreme leader ng North Korea yung pelikulang The Interview. Sa bansa nila, tinuturing ng mga mamamayan doon na Diyos ang mga naging leader ng North Korea, kabilang si Kim Jong-un, tapos ookrayin lang ng US. Mababadrip talaga ang North Korea niyan. Anyway, tulad ng sinabi ko sa mga nakaraang kong video, mag-ingat na lang talaga tayo sa mga message na nare-receive natin na mayroong link. Nang sa gayon, hindi tayo mabiktima ng phishing attack o ng pang-hack. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga salubin.
Maraming salamat. Hanggang sa muli.